Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo mula yun dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung sana nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, grabe na to, BP Sara sumabog sa galit. Harapang tinapos ang kaguluhan sa West Philippine Sea. China namutla sa takot. At yung play na natin, wala naman na. Kaya kinikinit ako na mukhang lalong gugulo ang sitwasyon sa West Philippines in the next few days. In the next few days, guys. Mukhang ano, gugulo lalo dyan sa West Philippines. Bakit? Pakita ako sa inyo. Pakita ako sa inyo kung bakit. Ito kasi mga kutserong ganap. Sabi po ng AFP, AFP proposed construction at ayungin will be interagency effort. Ay, sorry, Chero. Ay, naka. Ito na nga. Dito pa lang sa proposed construction at ayungin. Mukhang ano to, mukhang matinding gulo to. Matinding gulo to, guys. Ito sabi kasi ng ating AFP. The Armed Forces of the Philippines said Tuesday that plans to construct a permanent structure at ayungin shoal will involve an interagency program since it will not be a military structure. Bakit may ganito usap-usapan? Kasi si Senator Angara kinumpirma na nag-allocate ng budget sa 2024 na magtayo ng structure sa Ayungin Shoal. Okay. Hindi ko alam kung dapat ba maging optimistic dito o hindi. Sabi niya, sabi ng ating AFP, siguro po pagplanuhan pa yan, it should be an interagency program kasi ang name mentioned sa structure, na structure, is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different agencies. So kasama dyan si BIFAR, kasama dyan si, si Coast Guard, kasama dyan si, syempre na dyan si Navy, ng AFP natin. So interagency talaga siya. National Security Council, kasama rin dyan. Bakit? May mapaliwanan ko. Sabi pa ng ating AFP, kami sa AFP will be ready to undertake or perform the task we will be given in the implementation of that project. Medyo nakakaano to, medyo, eto, this is a bold move. Kung gagawin to ng Pilipinas, this is a very, very bold move. Etong pagpatatayo ng permanent structure sa West Philly. So imagine nyo, mga kuchero, eto, etong barko na to, hindi na siya magiging barko. Magiging outpost na siya. This is going to be interesting. Paano kaya gagawin? Kasi, eto po, mga kutsero. Eto pong, eto pong plano na to will be a game changer sa Pilipinas. Kasi, lalong lalala ang tension dyan sa Ayungin kapag itinuloy yan. I'm for it, ha? Take note, mga kutsero. Pabor ako dyan. Gusto ko mangyari yan. I'm for it. But, you know, let's do this with care. Let's do this with care. Kasi mga kutsero, ito na po, ito, binalita rin yung sinabi ni Angara. There is funding there, so may pupuntahan din yung ating mga barko. Sabi ni Senator Angara, the revelation comes as the 5.7 trillion proposed budget was approved by Congress this week. Actually, napirmahan na nga yan. The Department of Natural Resources, DNR, added 500 million, the Philippine Coast Guard 2.8 billion, the NICA 1 billion pesos, and Philippine Navy 6.17 billion pesos ang dinagdag sa budget. Sabi ni Angara, it's not just the West Philippine Sea, it's really to augment or to improve the state of our armed forces given what's happening in the world today. Mga kutsero, alam niyo ba kung bakit laging binowater cannon yung mga barko natin dyan sa South China Sea? Sa West Philippine Sea pala. Alam niyo ba kung bakit laging binowater cannon yan? Dahil ang iniisip ng mga Chinese, meron tayong dalang construction materials. Yun ang iniisip nila dyan. Meron tayong dalang construction materials. So this will be a very bold move to say the least. Napakatapang ng gagawin ng ating gobyerno kapag itinuloy nila to. Doon yung sabihin na weak leader si PBBM. Doon yung sabihin na weak leader si PBBM kapag na nag-umpisa yung ano na yan, yung proyekto na yan. Sabi ni Jesus Codero, I will propose the allocation of a minimum of 100 million pesos to fund the construction of a pier and lodging structures for our soldiers assigned in the area and for our fishermen who might seek temporary refuge in times of bad weather.
The allocation for Ayungin Shoal will give President Marcos the budget cover should he decide to do the construction next year. Yun. Alam niyo mga kotsero, ito yung, di ba ito yung laging sinasabi ng ano, ng China before? Magtatayo sila ng structure. Tulad yung nangyari sa ano, sa bato, sa Mischief Reef. Sa Mischief Reef kaya tayo. Magtayo sila ng mga temporary structures. Ang sabi nila, hindi, hindi, daungan lang to ng mga ano, ng mga mangingisda namin na nangingisda dito. Wala, walang, huwag niyo problemahin to, huwag niyo pansinin, hindi ito, to, walang ano to. Hindi ito occupation. At di ba, magulat na lang tayo, 10 years later, meron ng isla. Magulat na lang tayo, di ba, biglang may isla na doon. Gula tayo lahat. May isla na dun. So basically, ganun din yata yung gagawin natin dito. Na magtatayo tayo ng structure dito sa Ayungin Shoal. Ang excuse natin sa China is, hindi, hindi, ano yan? Civilian purposes yan. Isipin ng mga Chinese. Ginawa na namin sa inyo yan. Hindi kayo maniniwala dyan. May runway pa, totoo. Oh, diba? Ganun. Ganun. So kaya, ako mga kotsero, take note, I'm for it. Gusto ko yan, ituloy nila yan. But mga kotsero, they have to be, ano, they have to tread carefully. Tread carefully. Kasi, this is a statement. This is a very bold statement. And I think, it's about time. Panahon na yun, na gumawa tayo ng isang bold statement. Alam nyo, at worst, let's say magkagulo dyan. Let's say, feeling ko ito mangyayari dyan. Magdadala tayo ng construction supplies, haharangin ng Coast Guard, palulubugin yung barko. At dyan na mag-uumpisa yung pagpasok ng Mutual Defense Treaty. Dyan na yun. Pag pinalubog yung barko natin, dinala dyan, magdadala tayong supplies. Palulubugin yung barko natin. Kasi ayaw ng China eh. Pasasabugin. Or let's say, aksidente. Ay, bumangga sila sa amin. O, diba? Kilig na sila ganun. Bumangga sa amin eh, kaya lumubog. Gulo yan. Yun yung umpisa ng gulo dyan. Yun yung umpisa ng gulo dyan. Now, ito ang sinabi ng China recently. Very, very recent lang ito mga kotsero. As of kahapon, December 25. Nagbanta na naman ng China. Nagbanta ang China. Ang sabi, Philippines should stop pursuing the wrong course at once on South China Sea issue. Yan ang sinabi ng ano, Chinese Foreign Minister. Ayan o, si Mao Ning. Spokes yan eh. Okay. Ito pa yung sinasabi ng China. After the Philippines repeatedly violated China's sovereignty. Ay! Tigas ng mukha nila o. Tigas ng mukha nyo, mga Chino, no? Chinese Communist Party, no? And drew forces outside the region into the South China Sea issue, the Chinese Foreign Ministry stated on Monday that the Southeast Asian country should stop pursuing the wrong course at once. Wow! Itigil niyo yan! Ngayon na! Parang ganyan yung mga kontrabida sa ano, telenovela, di ba? Ano yung ginagawa niyo? Itigil niyo yan! Ngayon na! Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning stated on Monday that China will not weaken in its resolve to protect its territorial sovereignty and maritime rights and interests after the Philippines repeatedly violated China's sovereignty, spread false news, and colluded with foreign forces to undermine peace and stability in the South China Sea. Oo, oh, eh, di ba? Tindi, no? Tayo pa raw. Tayo pa raw yung nagkakalat ng fake news. Tayo pa raw yung nanggugulo sa soberenya ng China. Paano nga kayo ulit? Pa-explain nga, no? Pa-explain. Paano kayo nagkaroon doon sa mga pro-China advocates dito sa channel ko ngayon? Pa-explain nga. Paano nagkaroon ng soberenya ang China dyan sa West Philippine Sea? At yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga patungkol nga sa mga Chekwang to sa patuloy nila nga pananakop, no, sa ating nga mga teritoryo na kung saan dito ay nailalahad nga, no, ni Coach Jarrett yung ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China na diskarte at talagang dito ay patuloy tinatakot siyempre yung ating bansa sa kanilang mga hakbang o galawan nga dyan, no, sa West Philippine Sea. Subalit nga talagang hindi nagpapatinag naman yung ating hukbo o yung ating talagang pagnanais na makuha ayun para sa atin nga o yung para sa Pilipinas nga na kung saan yung pagtatayo umano ng mga teritoryo nito mga Chekwang to o ng China. Dito nga ang nailalanta doon, nailalahad nga na talagang diskarte nila na kunwari talagang maglalagay lang sila ng mga ilang mga tila nga bahimpilan lang o talagang pahingahan. Subalit nga sa katagalan ay magiging
talagang kanila na ito at talagang meron ng mga isla na naitayo. Ito nga mga Chekwang to, itong China nga. Ganyan yung nagiging galaw, hakbang. At talagang dito ay naisasaad pa yung ginagawang tila nga ba pagbabaliktad, no, sa ating bansa. Na tayong umano ang nanghihimasok o tayong gumagawa nga ng kaguluhan, no, talagang tayo yung talagang nanggugulo, no. Na tayo umano yung nanggugulo, no, sa teritoryo ng mga Chekwang to ng China nga. Kahit sa sarili nating soberanya ito at hindi nga sa mga Chekwang to sa China nga. Ganyan yung mapilit nila nga pananaado, yung mapilit nilang nagiging pahayag na talagang ito nga West Philippine Sea umano eh sa kanila. Subalit nga talagang kung titignan malabong mangyari sa mga Chekwang to sapagkat napakalayo ng inaangkin nilang teritoryo, no, sa kanilang bansa. At talagang napakalapit naman sa atin ito. Subalit nga talagang ginagawa ng paraan o ginagawa nga akbang ng mga Chekwang to ng China na talagang ipalabasin ang Pilipinas ang talagang may ginagawang hindi maganda dito nga, no, sa West Philippine Sea. Ganyang katuso at kahudas at kautak itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to o ng China na iginigiit nila na ang Pilipinas ang maraming ginagawang kamalian dito, no, sa West Philippine Sea. Kahit sila o sila ang talagang gumagawa ng hindi maganda o hindi nga angkop dyan, no, sa karagatang kanilang inaangkin. At patuloy naman natin ito nga talagang tinutugunan ng katotohanan at syempre yung pagpapakita natin ng talagang mga kabulukan o yung mga hindi magandang gawi o gawain itong mga Chekwang to ang isinasampal natin sa buong mundo na itong mga Chekwang to na itong China nga ang gumagawa na maraming nga tila nga ba paglabag, no, sa batas ng karagatan nga. At yung iba pang mga patungkol na mapahayag at balita dyan. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito malang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.